Okay, hi guys, this is Kim. Good day sa ating lahat, no? So, para sa video na to, masishare lang ako ng tutorial kung paano gumawa ng Facebook page and paano na din mag-delete ng Facebook page kung sakaling kailanganin mo. Okay, kasi kung isa kang online entrepreneur, importante na meron kang Facebook page or tinatawag na business page kasi dito mo mababrand yung sarili mo and dito mo din pwede ilagay lahat ng related sa business mo, mga promotions, offers mo, tsaka yung mga motivational posts mo na din para sa mga prospects mo. Ayan, so ito yung current na Facebook page ko and gawa tayo ng bago para mapakita ko sa inyo. So, first is mag-login ka lang sa Facebook account mo. Tapos, dito sa baba, click mo tong tatlong linya. So, hanapin mo yung pages. So, click mo lang tong create button sa taas. Tapos, get started. Lagay mo dyan kung business purpose naman, lagay mo entrepreneur. Tapos, next. Ayan, sa page name, ang sinasuggest ko is full name mo yung gamitin mo. So, since nagamit ko na yan, lagyan na lang natin ng business page. So, dito, lagay mo lang yung website mo kung meron. If wala naman, click mo lang yung I don't have a website. So, ngayon, pili ka lang ng profile picture. Hanap ka ng pleasing yung dating mo. Ayan. Ayan. So, sa cover photo naman, depende sa'yo. Pwede ka maglagay ng picture ng family mo, pwede yung lifestyle marketing, pwede din favorite quotes mo na nakaka-inspire. So, sa akin, ito muna gamitin natin. Sample lang. Ayan. So, yun lang yung kailangan. May Facebook page ka na. So, ito na yung lalabas. Ayan, mabilis lang. So, ang next natin gagawin is mag-a-add tayo ng button. Kagaya ng sa akin kanina, meron ako doon, di ba, watch video. So, click mo lang yung add a button. Pili ka dyan kung ano yung gusto mong maging action pag kinlik yun ng mga prospects mo. Pwedeng send message. Ayan, diretso naman. Pag kinlik mo yun, so, madedirect sila sa parang portion lang kung saan sila pwede mag-message sa'yo. Pwede din siyang palitan anytime. So, ito, choose a different button. Example is, lagay natin yung watch video. Yung sa akin, kagaya ng sa akin. Lagay mo lang yung link kung saan mo gustong mapunta yung prospects mo. Sa akin kasi, gusto ko silang papuntahin sa site kasi andun yung binibigay kong free training para sa interested mag-start ng sarili nilang online business. Ayan. So, save mo lang. So, ayun. Updated na din siya. So, meron ka ng button. Kaya, ganyan din yung cover photo ko kasi tinuturo niya yung watch video para sa free online class. So, sa'yo, depende na sa'yo. Depende na din sa magiging style mo. Tsaka kung ano yung business na ginagawa mo. Okay? So, next na dapat ma-update is itong sa about section. Click mo lang tong edit page info. So, napansin mo to sa taas, may apat kang dapat i-complete para sa page mo. Ayan, lagay ka ng description. Ang nilalagay ko kasi dyan is nagpapakilala lang ako. Tsaka, short idea kung ano yung ginagawa ko. So, ito yung hinanda ko. Copy na lang natin. Nagpakilala lang ako. Tapos, binigay ko sila ng idea kung ano yung makukuha nila sa page ko. Tapos, save mo lang. Update mo din yung phone number para makontak ka nila. Ito, ano to ha? Business number mo. Business contact number mo. So, since nasa Philippines tayo, napin mo lang yung Philippines. Tapos, number mo. So, example lang ha. O, yan. Let's say ganyan. So, save natin. Tapos, ito ulit sa website. So, kung wala naman, click mo lang yung doesn't have a website. So, pag wala ka ding business email, click mo na lang din yan. So, yun. Check natin kung makikita mo na yung ginawa mong Facebook page. So, ito na siya sa baba. Kim Fabregas business page. So, click natin to. Since yung ginagamit ko sa iPhone, ganito yung nagiging
mukha niya. So, I hope masundan nyo pa rin siya. So, ayun. May button na. Tsaka, may mga details na din. Ngayon, ito naman yung important next steps na pwede mong isunod. Mag-invite ka lang ng friends. So, automatic ang malalagay dito is yung mga current friends na nasa Facebook account mo. So, pwede mong piliin yan. Pwede mo ding i-select yan. Just mag-send ka lang ng invite. So, hindi ko na gagawin yun since dummy account lang naman to. So, after nyan, mag-create ka na lang din ng first post mo para mag-run na yung Facebook page mo. Okay, so ganun lang naman tsaka bilis. So, meron ka ng Facebook page. Ngayon is, paano ka naman mag-delete ng Facebook page? Actually, mabilis lang din siya. So, since sample lang naman to, eto na lang din yung i-delete natin. So, click mo yung page. Hanapin mo yung gear icon or yung settings. So, sa case ko, andito siya sa ibabaw. Click mo yung general settings. Hanapin mo lang yung section na merong remove my page. Hanapin natin yung remove my page. Ito sa baba. So, delete mo lang yung, click mo lang itong permanently delete page. Tapos, confirm mo lang. So, yun. Deleted na yung Facebook page mo. So, check natin kung andyan pa siya. Ayun. So, wala na. Okay. So, ayun. Mabilis lang naman gumawa ng Facebook page. So, ensure mo lang na bago mo gawin, meron ka ng FB page name, may profile picture, tsaka cover photo ka na, tsaka may short description ka na din tungkol sa business mo. Okay, so I hope nakuha nyo yun, may natutunan din kayo. So, thank you for watching this video. Stay safe guys, and God bless.